So yun, tara let's mga pre. Ayun, i-enjoy natin itong mga araw na ito mga pre. Ayun no, tara let's. Oh, Eric, Tommy, tara let's. God bless our ride. Alright, tara let's mga pre. So alis tayo. Medyo behind tayo ng 30 minutes sa ating call time. Dapat kasi ang meetups alas 5. Ayun, medyo nalit na naman si Paring Tom. Pero anyway, maaga pa rin naman. Tsaka maikli lang tong ride na to. Saglit lang, malamang baka mga lunch time or after lunch time, baka nasa bahay na rin kami. Siguro aagahan na lang rin natin ang uwi para hindi tayo abuti ng ulan. Ayun, nandito na tayo sa Medisyon 1C. Yan. Dire-diretso lang tayo mga pre. Lakas ng hangin. Ako, sigurado yan. Well, sana malinaw rin yung boses ko, no? Di kasi dumating yung in-order kong mic adapter nito. Ayan, ayan mga tropa sa likod. No? Maganda rin siguro tignan kasi mga nakailaw eh, no? Nakabuntot sila sa akin. Ayan, malapit-lapit na tayo lumabas ng medisyon. Hindi ako maalam sa mga kalsada, no? Although, alam ko siyang puntahan, alam kong puntahan, hindi talaga umaalam sa kalsada. So ayun, nandito na tayo sa Centennial Road, papunta na tayo Tansa. Napakalakas ng hangin, sana naririnig niyo pa yung boses ko. Takong chubby lang tayo, 70, siguro max 80, para ma-enjoy natin yung rides natin pa. Naman tayo nagkakarera dito. Ayun, para ma-enjoy rin ang ating mga angkas ang scenery. Kung makapansin nyo, medyo paliwanag na rin. 5.53 na rin. Time check tayo. 5.53. Ayun, mapapansin nyo nga pala mga pre, ang ating mounting ng ating camera o yung main camera nasa may bandang chest ko. Ang gamit ko ay yung teleseat na neck mount. So mas prefer kung ilagay ang action cam dito kumpara dun sa conventional na ginagawa ng iba na sa seat mount na ano. Malingon kasi ako. Kaya malamang hindi nyo na-enjoy ang footage. Pag tungod nilagay. Kasi talagang pag matingin ako sa side mirror, so makikita yung magulo, magiging magulo ang video. Kahit pa stabilize yan, kung limon naman ako ng limon, eh malamang mahilo rin tayo. Dito sa channel, marami tayong pag-uusapan. Kasi medyo marami tayong bagong acquired ng mga gamit. Usapan natin itong ano, neck mount na gamit ko, yung teleseat. Kung kamusta ba? Pag-usapan natin yung action 4, kung maganda pang pang-vlogging. Hero 10, kung relevant pa ba siya ngayong 2024, kasi dalawang hero 10 ko. At yung
SJCAM SJ11 active. Pag-uusapan din natin kasi meron din ako. Pinasuot ko naman siya sa utol ko para kahit papano. Eh, meron naman ako siya. Dito sa channel, pag-uusapan rin natin yung ginawa ko setup dito sa aking Aerox na in-invert natin ang touring bike. Para naman eh, medyo may laban-laban sa ating mga adventure. Actually, ito ay nakatay setup talaga. So, nakatabi pa rin naman yung aking 17s na rims doon. Tatago lang natin yun para pagkawa walang rides na trip natin mag 17s. Babalik lang natin. So, dito na tayo, banda, sa may Tansa. Ayan. So, tayo nga pala ay naka 4K 30fps. Ayan. So, makikita nyo rin yung quality ng Action 4. Saka na itong GoPro sa 4K 30. Pala masi-check natin performance ng GoPro na GoPro Hero 10, very notorious sa overheating. So ito sa bahay nung bagong bili ito, tinorture test ko na ito at nag-experiment na rin ako. Ginamitan ko ng external battery ito, no? From power bank, tapos walang battery yung GoPro, no? Siksak ko via USB Type-C, so tayo kumuha ng power. Kapag record tayo ng isang oras, hindi pa siya nag-open. Tapos trinay ko rin kanyang battery. Kapag record naman tayo ng 40 minutes, hindi pa nag-overheat. So malamang naman na resolve na ng GoPro ang issue na nag-overheat. Namamatay ang GoPro. Although pag hinawakan mo talaga siya, mainit talaga GoPro, pero at least hindi siya namatay. So, ayun, nandito na tayo sa pinaka welcome na, ano ba sasabihin to, Tore, Arco, hindi ba Arco eh, no? Nari, sabi muna tayo sa Petron, pag-gas muna tayo. Galing sa 7-Eleven, matapos nating magkape. Maria tayo ngayon, no? Ang ating first angka serie, doon talaga sana tayo sa may pilgrimage. Kaso ayun nga, hindi maganda ang panahon eh, kung ang biyahe natin uulanin lang rin tayo, parang wag na lang, susunod na lang yun, no? Susunod na angka serie na lang atin yun, kapore. From here, tatagos tayo ng Alfonso.
no? Dito na expert, dadaan tayo ng dadaanan natin, alam ko ang Margundon, Galyanes, tapos Alfonso. If ever na mabitin tayo, ayun, napag-usapan naman na, bababa tayo ng Talisay, sa Black Hole tayo dadaan. Tapos uwi na, ayun, kapitan ride natin. Naglagay rin po tayo ng camera dyan para pagka if ever na kunwari sa ating mga pupuntahan, minsan kasi merong ano eh, merong magandang view kung titignan mo patalikod yan, kaya naglagay rin tayo ng camera doon. At the same time yan, para paminsan-minsan no, meron tayong B-roll shot ng ating mga tropa sa likod. Sarap po, ganito. Bukid, sarap sa mata. So ayun, in-assign din natin si Utol, siya nagsuot ng ating SJ-11 acting. So, makikita nyo rin ng video quality ng SJ-11. Kaya tutok lang rito sa ating channel, no? Kasi kasama natin sa i-review yan. At napakita ko sa inyo kung gaano kasulit itong SJ-11 acting. Kasi spoiler alert na talaga, ganda itong camera nito. Pag na-mount nyo rin siya ng tama, napaka-desente ng kanyang gyro stabilization. Ayan, kung makikita nyo ngayon, no? Ayan, no? Yung GoPro talaga namang hinig na hinig siya ron. Kung malalaman natin ang pagsikti naman ng stabilization ng GoPro 10 pag-uwi natin sa bahay, kapag in-edit na natin ang mga video na ito at pagsasama-samahin natin. Nakikita nyo, ganda. Ayun, medyo malubakers dito. Ayan oh, ganda oh. Kamugamug pa oh. Ayun, oh. Sarap. Daan-daan lang tayo para ma-enjoy natin ang maalwan sa paningin na paligid. Lawak. Napakaaluan dito at masarap tumambay dito. Thank you.
papalipad ng drone. So hintut po tayo rito sa may mga puno rito. Dito naman talaga makikita nyo, marami rin mga kurba-kurbang daan dito. So ayan o, sa Magallanes na tayo, may welcome board na, kind board. Kita nyo sa ating POV, talaga namang ngatog-ngatog ang GoPro natin dito sa harap. Ayun o, may siklista o, solo. So dito banda sa Magallanes, no, mapapansin nyo, talaga namang probinsa-probinsa pa. Kita nyo rito, no, ginagawa yung kalsada, pero may mga part na nagawa na, tsaka wala naman kasi masyadong nadaan dito, so hindi rin masyadong matatrapika rito. Ayan, pag natapos yan, ako, napakaaluan ng dumaan dito. Meron po tayong kakaliwaan dito. Kung saan tayo'y didiretso lang. Alfonso. Ayun, so atin ang dadaanan natin rito eh. Ayan, parang magubat pa rin pala, no? Puro puno. Parang nasa Talisay ka rin dito, yung galing Tagaytay, yung Tagaytay Lemery Road. Parang ganito rin ang itsura. Ayan, bababasa rin.
So dahan-dahan mga pre, baka kayo po ay madulas. Ayun, may maliit na batis doon, no? Kung natatanaw doon. Oh, ganda oh. Ayan, no? Ang dilaw. Ah, ito, medyo ahon to. Let's go. Papalamig na rin since na tayo ay approaching na sa Alfonso. So according dito sa ating Google Maps, 16 kilometers mula rito ay nasa Alfonso na tayo. 27 minutes, so siguro mga alas 9 ando na tayo para mabibitin na. At salamat naman sa Diyos at maganda ang panahon. Ayun, no? Kita mo yun. Ang ganda ng view. Ah, slow down tayo konti para makita nyo yung sa may tulay. Napakaganda. So sana pwede ang motor dumaan dito kasi nakita ko yun, no? Taga rito ata yun, generate ko naman siya. Taka tayo dito, tinuturo ng ating Google Maps. Nakamotor naman tayo, kaya if ever na may maliit na kalsadang pwede lang daanan, ayun, kakasya tayo. Ay dadaanan dito. Maliit ang kalsada rito. Rito lang ang dumadaan dito kasi mapapansin mo wala ka talagang halos makasalubong ng mga sasakyan dito. Time check, 11:36 tayo at 19 minutes pa raw mula rito hanggang doon sa Alfonso. 10 kilometers left. Walang katapusan na puro ganito ang ating matadaanan. Ang
yan, nasa Narvaez, Cavite na tayo. kilometers pa na puro ganito ang daan. Ang sarap. So, andito na kami sa may parking na Tagaytay. Naghahanap muna kami ng kakainan. Medyo nagutom na rin tayo sa haba ng ating biyahe. Time check, 9:15. So, nandito na po tayo sa Tagaytay area, no? 9:15, pero makikita mo medyo mahamog pa rito. Ayan po, ano, dito tayo kakain ng ating almusal. Carinderia style. Ayan, atroba. Yun, so tapos na tayong kumain, mga pre. Punta naman tayo ngayon ng mahogany at yung mga tropa natin kailangan daw bumili ng prutas at request daw ni Mrs. Tagaytay Mahogany Beef Market. Ayan na mga pre, lagi na tayo sa rotonda. So dito tayo bababa. No? Mga nakatapos ng ahon ng mga siklista. Sa area na ito eh, may ginagawa, kaya naandahan lang rin tayo sa pagpapatakbo dahil may mga hinaharang silang mga ayan, mga pares ng ganyan, hinaharang nila para mag slow down ka.
Ayan o, magandang tanawin o. No, kung tanaw nyo rito, mga pre, ayan ang Taal Volcano. Medyo malabo lang dahil mahamog sa parte na yon. Kaya kung kayo ay naliligayahan dito sa ating unang angkaserye, may suyo naman na paki-like ang video, subscribe, at hit the notification button para updated kayo sa susunod nating angkaserye. Ang ating magiging sunod na episode sa channel na ito, magpa-product review muna tayo. Pag-uusapan natin ang SJ11 Active na gawa ng SJCAM. Kaya kung interesado kayong manood sa susunod natin episode regarding sa pag-review natin ng SJ11 Active, subscribe na kayo. Na tayo. Woo! Kung kayo'y umabot sa puntong ito, salamat sa panonood. Muli,
In-invite ko kayo, napakilike, subscribe sa channel na ito. At supportahan nyo po ang maliit na channel na ito para naman eh makagawa pa tayo ng mga videos na katulad nito. Dito ko na rin tatapusin ang first angka serye natin. Is napakita rin naman na kami, napalik kami ng pagay tayo. At isama mo pa doon na naubos na ang 128GB ko na memory card. Yan. Siguro sa susunod na ride, mas magiging handa ako, dagdag pa tayo ng memory card na nakasumubos dahil naka 4K30 po tayo. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na angka serye. Ako si Jai. Kita-kits.